Guys, guys, pakinggan niyo yung sounds niya dito sa loob, ha? Para magkaroon kayo ng idea kung paano siya tumunog or paano siya tumutunog. Ayan. Narinig nyo? Ayan siya. Ayan, dyan na nagagaling yung tunog, oh. So ayan guys, ang resulta niya. Bale, nawala na yung tunog. Ayan. So finally, wala na yung tunog. Assalamu alaikum guys. Emergency vlog lang about sa ating car. So, pag start ko guys, parang may sounds na hindi naman normal. So pinakiramdaman ko, papunta sana ako dun sa tropa. Pag start ko ulit guys, ganun pa din, hindi nawawala ang sounds. So naisipan ko na dumaan sa shop para ipacheck. Pambert, kaya pala medyo may tunog, may sounds na siya. Guys, nasa gitna pa rin tayo ng daan. At nilakad ko lang ang bilihan nitong pambelt. Kasi wala daw doon sa kwan nila, eh. Sa shop nila. Dito to sa may bandang Mansour Street. Yan guys, sa harapan ko naman, yan, makikita nyo ang clock tower. Yan yung clock tower guys. Guys, palapit na ako dito sa kung saan nabibili itong pambelt. Yan, kailangan lang natin mag-cross. Yan ang street. Let's cross. Let's go. Yan, nakatawin na tayo guys. Yan guys, andito na tayo sa shop. Alberia. Kamsin? Ako si Mafi suwe kita ni. Ada riba pula. Hindi ni wahid. Guys, ito na. Nabili tayo ng pambelt. Mahal pala. Guys, 50 real. Walang tawad. FYI guys, konting kalaman. Ito palang building na to. Yung building na yan, ito yung Alweda Hotel, kung saan nag-stay yung mga Hajj galing sa Philippines noong 2014. Shout out sa mga nag-Hajj noong 2014, dyan kayo nag-stay, oh. Ayan. Babalik ako ngayon sa shop. Wala sa ayos to, hindi pala nag-cash. Malaki yung nabili ko guys. Medyo nainip na si Tatang na mekaniko. At sabi niya, Maiji, hindi raw kasya. Medyo mas malapad to konti kaysa dun sa original. Guys, napalitan na ang pambelt natin. Ito, magkaparehas na ng kwan. Magkaparehas na ng size. Kanina, hindi ko pala na-check kanina. Guys, tips, pag bibili kayo ng pambelt, check nyo yung sa saktong sukat, ha. Yung saktong sukat ng pambelt para hindi kayo pabalik-balik sa store. Guys, ito na si Tatang. Buti na lang hindi siya nainis. Check natin guys kung paano niya gagawin, ha. Tatang, huwag mong sirain, ha. Hindi rin pala basta-basta mag-install ng pambelt ulit. Nakandar ng makina. Parang hindi na-check ng maayos ni Tatang. So ito, may isang mechanic na
Parang may stethoscope sila. Parang may sakit. Ano, pump water. Ha? Generator. Water pump. Generator. Generator. Ada bearing tubes. Ayan guys, naka balik na tayo dito sa bahay, sa accommodation. At hindi tayo natuloy dun sa tropa, sa kabila. Kasi natagalan. Yung sa pagpayos ng pump belt kanina, pero hindi rin pala nawala. Unfortunately, hindi rin nawala yung tunog. Kasi kanina nasabi na, nabanggit natin na pump belt. Kasi ayon kay Tatang, pump belt lang. So nung napalitan na, pero una tinanggal ni Tatang, nawala yung sounds. Pero pag nung binalik na, kinabit na yung bago, eh bumalik din yung tunog niya. Pero hindi gaano kalakas, pero dito sa loob nafe-feel mo eh, nafe-feel mo yung tunog niya. Naririnig mo pala, naririnig mo yung tunog na hindi siya normal tulad ng dati. Dati pag sa loob wala kang maririnig na sounds kahit konti. Ito meron talaga, parang may kwan. Ayan, pakinggan nyo guys. Diyan guys, nanggagaling ang tunog niya. Ito yung chinek nila kanina, oh, yung dynamo daw to. Ayan, diyan nanggagaling yung tunog, oh. Parang mahirap lumarga ng ganito, parang hindi ka mapakali. Mas mabuti nang ayusin natin para walang kwan, walang sabit. So guys, ayon dun sa bagong mechanic kanina nung chinek niya ulit, yung parang may stethoscope. So chinek na yung parang kwan sa dynamo daw, dynamo. May nasirang bearing. Ewan ko kung anong bearing yun. Sige, ang usapan namin bukas ng umaga, dalhin ko dun ulit sa shop. Yung dalawang bearing daw ay nasa 50 real. So another financial na naman guys. Tsaka yung labor niya, sabi niya 50 real na naman ulit. Tulad ni Tatang kanina, siningil niya sa akin 50 real. So tumawad ako ng 80 real. Hindi pa siya nag-respond bukas na, hindi pa siya nag-response. Bukas siguro natin malalaman kung magkano talaga. Sige guys, thanks for watching emergency vlog. Medyo napahaba na to. Akala ko isang oras lang. Inabot ako ng mahigit ng oras na ba? Mag alas 9 na guys. Kaninang alas kaninang mga 6 ako dun. So ganyan talaga guys ang life ng may minemaintain tayo na sasakyan. Talagang mag-expect tayo na may mga konting sira. So pag may marinig kayo guys na kakaiba, hindi normal sa narinig nyo araw-araw, agad nyong ipa-consult na sa mekaniko para at least malaman nila. Kasi pag papatagalin pa natin yan, baka mas lalong lalala yung kanya, sira niya. So medyo napahaba nitong vlog guys. Thank you for watching at saka see you next time. Bye bye.